Good day po, may Bible reading po tayo in the book of Leviticus chapter 24 verse 1 to 4. English po, King James Version. Verse 1, and the Lord spake unto Moses, saying, command the children of Israel that they bring unto thee pure oil, olive beaten for the light, to cause the lamp to burn continually, without the veil of the testimony in the tabernacle of the congregation, shall Aaron order it from the evening unto the morning before the Lord continually. It shall be a statute forever in your congregation. You shall order the lamps unto the pure candlestick before the Lord continually. Ah, yun lang po. God bless us all. Thank you po. Leviticus chapter 24 verses 5 to 9. Take the finest flour and bake 12 loaves of bread using 2/10 of an epah for each loaf. Arrange them into sacks, 6 in each stack, on the table of pure gold before the Lord. By each stack, put some pure incense as a memorial portion to represent the bread and to be a food offering presented to the Lord. This bread is to be set out before the Lord regularly, Sabbath after Sabbath. On behalf of the Israelites, as a lasting covenant, it belongs to Aaron and his sons, who are to eat it in the sanctuary area, because it is a most holy part of their perpetual share of the food offerings presented to the Lord. Hello po sa ating lahat. Ang babasahin ko pong Bible verse ngayon ay manggagaling po sa Leviticus chapter 24 verse 10 to 16. Nang panahong iyon, may isang lalaking pumasok sa kampo ng Israel. Ang ama niya ay isang Ehipsyo at Israelita naman ang kanyang ina, na ang pangalay Selomit, isa sa mga anak ni Debri at mula sa lipi ni Dan. Ang anak ng mga ito ay napaaway sa isang tunay na Israelita. Sa kanilang pag-aaway, nagmura siya at nagsalita ng masama laban sa pangalan ni Yahweh. Kaya dinala siya kay Moises. Siya ay ipinakulong habang hinihintay ang pasya ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh kay Moises, ilabas ninyo sa kampo ang nagmura. Ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya at pagkatapos ay batuhin siya hanggang mamatay. Sabihin mo ba sa bayang Israel na mananagot ang sino mang lumapas tanganan sa kanyang Diyos? Ang lumapas tanganan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita ay dayuhan ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Yun lamang po, maraming salamat. God bless. Leviticus chapter 24 verse 17 to 23. Ang sinumang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon. Kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. Ang makapinsala sa kapwa ay pipinsalain din, tulad ng kanyang ginawa. Baling buto sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Ang makapatay ng hayop ng kanyang kapwa ay kinakailangan magbayad ng hayop din. Ngunit ang pumatay ng kapwa tao ay dapat patayin din. Iisa ang batas na papairalin sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Nang masabi na ito ni Moises, inilabas nila sa kampo at ang lumapastangan at binato hanggang mamatay. Sinunod ng mga Israelita mga utos ni Yahweh na ibinigay kay Moises. Amen. Ayan, magandang gabi po. Nasa Leviticus chapter 24 na po tayo, no? Yung sa olive oil and bread set before the Lord. Ayan, sinabi dito sa verse 1 to 2, the Lord said to Moises, command the Israelites to bring you clear oil of pressed olives for the light, so that the lamps may be kept burning continually. Diba, sinasabi na pagliliyabin ang ilawan lagi. Diba, na dire-diretsong pagliliyabin. Yun, no? Yung oil, diba, yan sinasabi natin, yung oil na nag-represent siya ng Holy Spirit na magpapaliyab palagi sa love natin sa God, sa love natin sa Diyos, yan. Sinabi dito na itong utos na to ay kay Aaron na gampanin, no? Idadagdag sa gawain ni Aaron na
mula sa hapon hanggang sa umaga sa harap ng Panginoon na babantayan, no? Sisiguraduhin na may apoy yung ilawan. Verse 5 naman po yung sinabi yung sa bread, no? At kukuha ka ng mainam na harina at magluluto ka niyan ng 12 munting tinapay. Tigda 2/10 bahagi ng 1 epa ang bawat munting tinapay. At ilalagay mong 2 hanay, 6 sa bawat hanay sa ibabaw ng dulang na dalisay sa harap ng Panginoon. Yan, no? Sa yung mga anak ni Jacob, 12 po yung ano anak ni Jacob, no? Parang may mga narinig ako na 12 kasi represent din siya sa 12 na anak ni Jacob, ni Israel. Yeah. So verse 8, this bread is to be set out before the Lord regularly, no? Sabbath after Sabbath on behalf of the Israelites. Yun nga yung mga anak ni Jacob, no, sa Israel. As a lasting covenant, no, habang buhay na kasunduan. Yun, it belongs to Aaron and his sons who are to eat in it the sanctuary area because it is a most holy part of their perpetual share of the food offerings presented to the Lord. No, share daw po yun ng mga anak ni Israel, no, na pwede nilang pagsalu-saluhan yun sa loob ng sanctuaryo. Yan. And yung sa blasphemer, put to death daw, sabi so dito sa verse 10, now the son of an Israelite mother, yung nanay mother, Israelite, and then Egyptian father, no, yung father ay Egyptian, went out among the Israelites, and a fight broke out in the camp between him and an Israelite. No, parang nagtalo, ganon. Nilapastangan ng anak ng babaeng Israelita ang pangalan at nilait at siya'y kanilang dinala kay Moises. At ang pangalan ng kanyang ina ay si Selomit na anak ni Dribi na galing sa lipi ni Dan. Verse 12 na ikinulong, no, yung taong lumalapastangan sa pangalan ng Diyos. At inintay nila yung ipapatong na hatol, no, ng Diyos doon sa blasphemer. Sa verse 13, then the Lord said to Moses, take the blasphemer outside the camp. All those who heard him are to lay their hands on his head, and the entire assembly is to stone him. Say to the Israelites, anyone who curses their God will be held responsible. Verse 16, anyone who blasphemes the name of the Lord is to be put to death. The entire assembly must stone them, whether foreigner or native born. When they blaspheme the name, they are to be put to death. Yan, kaya dapat po, no, yung maglalapastangan po sa pangalan ng Diyos, yan. Hindi talaga po yan natin gagawin kasi kailangan po natin na purihin, sambahin at i-glorify ang pangalan ng Panginoon palagi, no, hindi talaga pwedeng lapastanganin. Dito sa verse 17, sa Tagalog sabi, at ang manakit ng malubha sa kanino mang tao ay papatayin walang pagsala. Sa English po kasi iba naman, parang anyone who takes the life of a human being is to be put to death. No, parang ang sinasabi, kung take away, 'di ba? Take the life of a human, tinanggalan mo siya ng buhay or binawian ng buhay. Pero dito sa Tagalog, sinabi malubha lang na pananakit, no? So, parang hindi lang siya sa physical, kundi kung halimbawa na may mga may nagawa tayo na hindi maganda, na sobrang nasaktan yung isang tao, no? Physical man or emotionally, parang sinasabi dito na
pagbabayaran mo, 'di ba? Papatayin, walang pagsala. And then sabi, ang manakit ng maluba sa isang hayop ay magpapalit, no? Yung hayop, papalitan mo ng hayop din. Hayop kung hayop, sabi, at kung ang sinuman ay makasakit sa kanyang kapwa, ayon sa ginawa niya, ay gayon ang gagawin sa kanya. So, kung ano yung gagawin natin sa kapwa natin, yun din yung kaparusahan na ihahatol sa atin. No, yun din ang kabayaran. Dito sa verse 20, bugbog kung bugbog, mata kung mata, ngipin kung ngipin, ayon sa kaniyang pagkasakit sa tao, ay gayon din ang gagawin sa kanya. No, yung kaya lagi natin 'to tatandaan, isaisip natin talaga na kung ano yung gagawin mo sa kapwa mo, mabuti man o hindi, kasi may kapalit din yung kabutihan eh, 'di ba? So, kung ang ibinigay mo sa kapwa mo ay kabutihan, kabutihan din yung matatanggap mo. But, kung kasamaan, like may nagawa ka na nanakit ka, or kahit na hindi sinasadya siguro, dapat na ano, na kung nalaman natin na kahit hindi sinasadya, nakasakit tayo, manghingi tayo ng sorry. No? At sinasabi dito na kung ano yung kinuha mo, like yung siguro, ang sinasabi dito, kung binugbog mo, di ba, like bugbog, kung bugbog, kung nambugbog ka, bubugbogin ka din. Yan. At ang pumatay ng isang hayop ay magpapalit. At ang pumatay sa isang tao ay papatayin. Di ba, kung nakapatay ka, papatayin ka rin. At yung law na to, sinabi sa verse 22, you are to have the same law for the foreigner and the native born, no? Kung ikaw ay Israelites or dayuhan, no? Na nakasama doon sa mga iniligtas ng Diyos sa Ehipto, no? I am, sabi niya, I am the Lord your God, no? Same yung sa foreigners at saka sa mga Israelites, pati sa atin, isa ang Diyos natin na maghahatol sa mga nagagawa natin sa kapwa natin. 'Di ba? Ano ba sinabi? Unang-unang utos, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind, with 'di ba? Uunahin mo yung Diyos sa lahat. And then ano yung pangalawa na love your neighbor. Kung ano man yung mga ayaw natin na gagawin sa atin, huwag natin gagawin sa kapwa natin. And then, kung ano yung mga nagpapasaya sa atin, no, yun naman din ang gawin natin sa kapwa natin. Kasi, maaaring maliit na bagay lang yun, pero malaking bagay sa kanila, no, na makakapagbigay sa kanila ng happiness, no, yan, tsaka encouragement, yung mga ganon, pag-asa, no, yun po ang para sa Leviticus chapter 24. Sana ay palagi nating tandaan na mas mabuti na gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. To God be all the glory po. God bless us.